What's up again mga kapadyak? For today's video ay nabasa nyo naman sa title, gagawa tayo ngayon ng DIY degreaser. Naisipa kong gumawa ng DIY degreaser dahil yung ginagamit kong degreaser, pobus na siya. Ito yung formula for 20 degreaser. Matagal ko nang ginagamit to. Nakailang battle na rin ako nito. Talagang effective siya para sa drivetrain natin, lalo na pag sobrang itim, sobrang dumi ng cogs, RD, chain, crank. Matatanggal talaga na itong formula for 20 degreaser. Kaso, may pagkamahalan din yung presyo ng mga to. Ito, nabili ko ito ng 150 pesos. Meron din ako nakikita na 250 pesos. Umaabot pa yan ng 280, ganun. Na masakit din sa bulsa natin. Degreaser pa lang yan ha. Pero kailangan din kasi natin gumamit ng degreaser para sa ating bike para manatiling maganda yung performance ng ating drivetrain. Kailangan din kasi natin linisan yan para hindi agad-agad masira yung mga RD, cogs, chain at crank. Kaso yun nga, may pagkamahalan yung degreaser. Kaya ngayon, gagawa ako ng DIY o ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng DIY degreaser. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Charles na inyong kapadyak at dito po yung gumagawa ko ng video tungkol sa bike. At tulad ng travel vlog, biking vlog, unboxing vlog at nagbibigay rin ako ng sobrang daming tips, tutorial, DIY hacks, bike review. Kaya kung hilig mo ang pagbabike o nagsisimula ka pa lang sa sport na to, tamang-tama ka sa pinuntamong channel. Kaya huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click mo na rin yung bell button sa baba para lagi kang ma-update sa mga bago kong video. Bago ang lahat, ano nga bang degreaser? Saan ba ginagamit yung degreaser sa ating bike? Sa mga hindi pa nakakaalam, ang degreaser, ginagamit niyang panglinis sa ating cogs o yung sprocket, chain, crank, tsaka yung RD, yung mga part na nadadaanan ng chain. Diba, pag umiikot yung chain, lahat ng nadadaanan niya, nalalagyan niya ng dumi yan. Yung dumi nang gagaling yan sa langis. Yung langis kasi, pag nailagay mo na yan, hindi yan matutuyo agad. Yung mga alikabok, mapupunta dyan. Dun matutuyo yung alikabok. Pag natuyo yun, mangingitim yun. Yun na yung sanhi kung bakit maduming tignan yung ating drivetrain. Kaya kailangan mong linisan yan para maganda ulit yung ikot ng ating drivetrain. Diba? Siyempre, mas maganda pag malinis. Pag madumi, palya-palya yan. Pwedeng kumakabyo-kabyos. Yun din yung sanhi kung bakit siguro namawala yung tono ng bike nyo, kung bakit nalalaglag yung kadena nyo. At kung bakit mabilis masira yung mga piyesa ng bike nyo. Kaya mahalaga din ang degreaser para sa ating bike para manatiling maganda ang performance ng ating drivetrain. Kaya ngayon, ituturo ko sa inyo yung DIY degreaser para mas makatipid kayo. Ngayon ko palang itratry ito, mag-experiment tayo at sana umepektive para naman kahit papaano mabawasan yung ginagastosan natin sa bike pag gumana yung ating DIY degreaser ngayon. So yun mga kapadyak, ngayon alam niyo na kung saan ginagamit yung degreaser para sa ating bike o sa drivetrain. Ginagamit ito para nga malinisan nga yung ating drivetrain. Kaya ngayon, simulan na natin gawin yung ating experiment DIY degreaser na sana effective tong gagawin natin. Kaya simulan na natin. Ang kailangan mo lang naman na ingredients para sa degreaser na gagawin natin ay una, tubig. One bottle na tubig, ikaw bahala ka kung gano'ng kadami. Itong bottle ko na to, galing to sa may formula for 20 degreaser. Isa to sa mga pinili kong degreaser noon at naubos na. Ngayon, gagamitin ko para sa DIY. Pangalawa ay isang Joy. Ito. Sunod, Ariel. Yan. Dalawa lang naman, ito lang ilalagay natin. Paghahaluin lang natin ito. Balit, 30 pesos yung ginastos ko dito. Yung Ariel, dalawang piraso to, hinati ko na to. Tinabi ko na yung isa para pag effective. May panggawa pa ako. Tapos, kailangan mo rin ng isang battle ulit. Tapos, tabo din. Kailangan din ng tabo. Tapos, yung pinaglumaang ganito. Kung ano nang tawag dito. Basta kailangan din natin to. I-explain ko mamaya kung para saan ito. So, yun mga kapadyak. Kung kompleto na yung gamit mo para sa paggawa ng degreaser, pwede na natin itong simulan. Yun mga kapadyak, ganito ang paggawa ng degreaser. Kunin natin itong battle na may laman na tubig. I-set up nyo muna yan kung gaano kadami. Akin, ganito na kadami. Sakto na yan. Tsaka, transfer natin siya dito. Tapos, kunin natin itong tabo na paglalagyan natin. Kalatiin natin ito. Kalatiin nyo lang yung tubig na nilagay nyo. Akin, ganyan kadami. Mga dito ko hahatiin. Kakalatiin mo yan para may shake mo mabuti. Kasi pag puno yan, hindi mo ma-shake yan, di ba? Yan, pwede na to. Tapos, tabi natin ito. Sunod, kunin natin yung Joy. Pakunti-kunti lang yung sa akin. Ganito lagi ako. Pakunti-kunti. Saka ko ulit iaalog. Kasi mahirap pag minsanan eh. May mamumuong Ariel kasi. Pag may mga namuo sa loob, masisip-sip nung spray mo, pangit naman, di ba? Dapat walang namumuo. Ito, kalahati din. Kalahati din yung lalagay ko muna. Hati-hati lang. Saka ko siya isi-shake. Shake-shake mo lang yan na mabuti para matanggal yung, ay malusaw yung Ariel na nilagay natin. Kasi pan yun, may mga nabubuo. Sunod, ilagay ulit natin yung natitira. Lagay natin ulit yung Joy. Ngayon, pwede nating ilagay lahat to. Busin na natin.
Pag nilagay natin yung Joylat, ilagay na rin natin yung Ariel. Lahat na to. Saka natin ulit i-shake. Pag natapos natin i-shake, kunin natin yung tabo kanina. Tapos yung ganito. Ito, pinaglubahan na namin to, kaya pwede ko nang gamitin yan. Tsaka natin lalagay para yung mga namuo, may iwan. Ayun o, nakita nyo, may mga kwal, may mga namuo. So yun mga kapadyak, kumuha pa ako ng isang bottle ng tubig. Pinuno ko ulit, mga ganito, para dalawang bottle yung malalagyan. Tapos ihahalo ko siya dito. Kasi masyado siyang malapot eh. Pwede pa siyang, kwan, pang dalawang bottle. Kayo, kung gusto nyo yung dagdagan o hindi. Pero sa akin, dadagdagan ko kasi masyado siyang, kwan, masyado siyang malapot. Kulay green yung ating degreaser. So yun, lagay na natin tong takip niya. So yun mga kapadyak, ganun lang naman kadali kung paano gawin itong degreaser na ito. Ito siya ngayon, yung Unlipadjack degreaser. Kailangan mo lang i-shake mabuti para malusa yung ibang Ariel na namuo sa loob. O kaya gamitan mo nung parang tray para makuha lahat ng mga namuo. Kasi yung mga namuo na yun, mapupunta dito sa spray na ito, babara. Mababara siya, hindi siya mag-spray. Bukas, itratry ko to sa may bike ko. Ipagkukumpara ko tong 420 formula tapos itong degreaser na ginawa natin. Lalagay ko to sa may cogs ko din sa kabilang side tapos ito sa kabilang side din. Tsaka ako sila papatuyuin tsaka ako brabrashin kung kaya ba netong tapatan si formula kung may laban ba tong DIY natin dito. Kaya balikan ko kayo bukas pag lilinisin ko na yung bike ko gamit itong DIY. So yun mga kapadyak, itratry na natin linisin yung cogs natin gamit yung DIY na ginawa nating degreaser. Ilalagay natin siya dito, nakita nyo naman kung gaano kaitim. So yun yan mga kapadyak, nakita nyo yung cogs ko, napaka-item, puno ng langis. Try natin lagyan ng degreaser na ginawa nating DIY kung effective ba siya kung matatanggal niya yan. Tatanggalin natin yung gulong dito sa may frame para mas malinisan natin ng mabuti. Pagkatapos natin tanggalin yung gulong, tatanggalin ko itong cogs dito sa may ating wheelset para mas malinisan natin ng mabuti. Yan, nakita nyo naman kung gaano ka-item at gaano ka-item yung langis na nilagay natin. Sobrang dumi oh. Ang gagawin ko dito, kakalatiin natin yan, hindi kakalatiin. Dito yung degreaser, yung 420 formula degreaser. Tapos dito yung DIY para makita natin yung diferensya kung kaya niya bang labanan yung formula 420 degreaser. Ito yung formula 420 degreaser, ito yung DIY. Tatry natin silang dalawa kung kaya bang labanan neto, ito. Simulan na natin tanggalin tong cogs na napakaitim. Ayan, naluwangan na natin tong cogs. Matatanggal na natin. Ito yung jewelry na nireview natin dati. Kulay puti yung kulay na ito eh. Matagal kong din nilinisan ito eh. Nakakatamad din. Tapos talagang sinadya kong gumitim para malaman natin kung effective talaga siya. Ganito kaitim, kayang linisin na ito ng kwan, ang degreaser formula. So yun mga kapadyak, itry na natin. Itong formula 420 dito sa parating ito. Ito namang DIY na ginawa natin, dito siya. Kaya lagyan na natin. Unahin na natin dito sa may DIY. Tapos ipapantay ko lang to. Kung ilang pusit ako dito, ilang pigang ganyan, yun lang din gagawin ko dito. Para alam natin, malay mo eh, isang battle pala para malinis mo to. Di wala rin kwenta, magastos din yun. Hindi ka tulad nito yung baka limang pusit-sit mo lang nito, malilinis mo na to. Eto, try din natin. Ito, ginagawa ko dito, parang limang pusit-sit siguro yung nagagawa ko dito. Itong buo na to. Tapos ito yung mga kasama niya. Yan, hindi niya napapansin. Tapos ito na yung mismong cogs. Sa likod niya, tignan natin. Ah, dumi din oh. Dumi. Ito yung harap po. Tingnan nyo na. So yun mga kapadyak, simulan na natin lagyan ng DIY degreaser itong cogs dito sa parte na to. Mga limang pusit-sit siguro. 1, 2, 3, 4, 5. Dagdagan na natin, parang kulang. 6 na nga. 6. Tunod na natin itong kwan, formula 420 degreaser. Ilagay na natin dito sa kabilang parte. Dito. 2, 3, 4, 5. Tapos ibabad natin ng 5 to 3 minutes para pumasok naman yung mga degreaser dun sa langis. So yun mga kapadyak, habang inaanti natin yung cogs, isprayan muna natin tong crank chain tsaka yung RD para malinis din natin mamaya gamit ito. Hindi ko nagagamitin yung degreaser na formula. Ito lang gagamitin ko. Try sprayan muna natin to. Pero pakita ko muna sa inyo kung gaano din kaitim. So yun mga kapadyak, ito yung crank ko. Nakikita nyo yung kada teeth, yung mga ngipin, kulay itim. Na kan pa, basa-basa pa yung itim niya. Maski yung chain niya, kaitim din. Oh. Yan o. Oh.
Ngayon, tatry natin yung degreaser na DIY. Sa RD din, ganun din. Sa itim nung RD natin. So yun mga kapadyak, ito na, 5 minutes na yung cogs. Brabrashin na natin siya. Sana umepektive itong DIY na ginawa natin para din ang masayang yung 30 pesos natin sa may Joytas Ariel kung kaya niyang labanan itong formula for 20 degreaser. At kung may re-recommend akong gamitin ito para sa panglinis sa iyong cogs, RD, chain at crank. So yun mga kapadyak, ito na ngayon, brabrashin na natin siya. Brashin na natin ito, dito yung degreaser, dito yung DIY. Unahin na natin yung kay degreaser. Yan, natanggal niya talaga. Tatanggalin niya talaga yung mga nangingitim na kanjan, na langis. Tapos buhusan natin ng tubig, yung part lang dito. O yan, kita nyo na. May nalis na din yung mga langis. May mga natira pa, ibrabrasin ko lang din yan. Yan yung mga nasa loob. Try na natin yung kay DIY. Yan na. Natatanggal na din, no? Yung gitna, di ko yan nalagyan. Ito na ngayon yung resulta ng DIY natin. Buhusan na natin ng tubig. Ito siya. Hindi tayo nabubuhusan ng tubig. Ito, nabuhusan ko na to pero hindi ko pa nabrush masyado yung loob. Buhusan na natin ito. Yan. Ito yung resulta nung kwan. Ito yung degreaser, ito yung DIY. Medyo mas marami natanggal yung sa degreaser kaysa dito, pero konting brush lang din to. Brushin pa natin ng sagad para makita natin kung kaya niya rin talagang tanggalin. So yun mga kapadyak, ito yung kinalabasan ng pan, degreaser. Medyo di ba siya matanggal, kailangan pa sigurong pusit-sita ng degreaser yan. Tapos ito yung DIY. Hindi niya pa natanggal lahat ng itim ng degreaser saka yung DIY. Kaya pusit-sitaan pa natin ng mga kahit lima lang para matanggal niya. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Yan, dagdagan lang din natin siya. Kasi iba pa rin ang degreaser dito, syempre. Pero kahit pa paano, nalilinis niya din, no? Lumalaban siya. After 3 minutes, siguro 2 minutes, brushin ulit natin yan. Balikan natin yung, kuha natin yung crank. So yun mga kapadyak, ito yung crank natin. Kuha na natin brushin. So yun mga kapadyak, tapos ko ng brushing yung crank, tapos chain. Ito na yung cogs natin, yung inispray ang kulit kanina at brabrushing kulit sila. Dito yung kay degreaser, dito yung kay DIY. Kasi may mga natirang black na hindi natanggal eh. Tapos nilinisan ko na rin itong mga to, yun nasa gitnang hindi nalinisan. Isprayan na rin natin. Itong DIY ang gagamitin natin. Tapos sa likod din, kasi may mga nangitim dito sa likod eh, no? So yun mga kapadyak, tapos ko lang brushin at linisin yung Jory Cogs. Ito na ngayon siya. Hindi ka tulad kanina na sobrang itim. Yung pinanglinis ko lang dito ay yung DIY natin. Pero yung kalahati, yung degreaser nga kanina pinakita ko sa inyo. Kaya ngayon, ikakabit na natin siya. So yun mga kapadyak, ito na yung finished product natin sa may DIY degreaser. Ganyang kalinis, ganyan niya nalinis yung chain, crank, tsaka yung ating RD. Kung mapapansin nyo, kanina may mga natitirang itim-itim sa loob. Natanggal niya. Binrush ko siya ng binrush. Yun lang din yung disadvantage dun sa may DIY kasi DIY nga lang eh. Kailangan mo brushin ng brushin din talaga yung loob niya. Pero natatanggal niya din yung mga natitirang langis na nangitim na. Ito yung drivetrain na tinatawag. Yung buong yan. Umiikot yan. Yan yung mga gumagalaw na kailangan linisan kasi nagdudumi. Katulad nung kanina, sobrang itim ng mga yan. Kaya ayos na ayos yung DIY degreaser na ginawa natin.
So yun mga kapadyak, hanggang dito na lang ang ating video. Dito ako natatapusin itong video ito tungkol sa my DIY degreaser at nakita nyo naman kung gaano din ka-effective na natatanggal niya yung dumi sa ating cogs. Na kanina, yan, nakita nyo, sobrang itim at ngayon, bumalik na yung dati niyang kulay, na kulay puti na siya. Na kahit papano, nalalabanan niya rin si Formula 420 degreaser pero ang disadvantage lang sa DIY, kailangan mo siyang brushin talaga para matanggal niya rin talaga yung itim na nakadikit na talaga. Pero okay na okay siya, kaya niyang tanggalin. May re-recommend ako itong gawin para sa inyong bike panglinis sa mga walang budget. Pwede itong DIY degreaser. Nakita nyo naman kung gaano niya rin ka-effective na natanggal. Pinagkumpara ko yung kay degreaser tas yung kay DIY, yung DIY na degreaser natin, nakita nyo naman, pwedeng-pwede rin. Kaya kung isa ka sa walang budget na pangbili ng degreaser, may re-recommend akong gawin nito o gamitin mo sa may bike mo. Kaya kung nagustuhan mo ang video nito, huwag mo kalimutang mag-like, share, comment at subscribe. Like kung nagustuhan mo para alam ko gagawa pa ng ganitong klase ng video. At i-share mo naman sa kaibigan mo, katulad mo na nagbabalak mag-degreaser pero walang budget. I-recommend mo itong DIY degreaser natin. At mag-comment ka sa baba na mga gustong pang malaman sa pagbabike. Susubukan natin sagutin yan. At subscribe kung di ka pa nakasubscribe. Maraming video pa tayong gagawin. Salamat nga pala sa mga patuloy na sumusuporta. At sa'yo na rin dahil pinunod mo ang video nito. At 6,000 subscriber na naman tayo. 1,000 kapadyak na naman ang nadagdag sa atin. Maraming salamat sa inyong lahat. Kaya kita-kita-kits ulit sa next kong video. Peace out.